Alam mo ba na sa pag-aaral ng ginawa ng George Barna ay 35% ng Christian marriages ay nauuwi sa hiwalayan. Ito mga pamilyang ito nagsasabing sila ay tagasunod ng Panginoong Jesus. Subalit nakakalungkot dahil ang rate ng divorce sa mananampalataya at hindi ay halos wala ng diferensya. Narealize ko, ang kalaban nating si Taning ay aktibo-aktibo na kumikilos sa bawat isa at bawat pamilya. Alam niyang wala na siyang pag-asa na hilahin ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan sa susunod na buhay. Pero alam niya na may chance pa siya para sirain ang kanilang buhay habang narito sa lupa. Sisikapin niyang gawa ng paraan na hindi mamunga at magamit ng Diyos ang isang mananampalataya. Gumagawa din siya ng paraan upang hindi lumago ang isang alagad ng Panginoong Jesus. Maglalagay siya ng mga kasinungalingan sa isip ng isang tao upang magdesisyon ito na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos na magre-resulta upang hindi siya maging mabuting testimony sa kanyang pamilya at sa ibang tao. Magtatanim siya sa isip ng mga bagay na magiging dahilan para magduda ka sa Diyos. Maglalagay siya ng lason na mukhang mansana sa paningin na kakagatin mo dahil iisipin mo na masarap ito. At ang kasunod, pag nahulog ka na dito ay magbubunga ng pagkasira ng iyong pamilya. Maglalagay din siya ng patibong ng maling paniniwala upang bigyan mo ng katwiran na ang ginagawa mo ay tama. Kaya lang, hindi magtatagal ay mapapahamak at madadamay ang iyong pamilya at ang mga mahal mo sa buhay. Gagamitin din ng Diablo ang mga problema sa buhay mo upang paniwalain ka na walang saisay na sumunod sa Diyos at bumitaw ka na dapat sa paglilingkod at lumayo sa Kanya. Hindi lang yon, gagamitin din niya ang iba't ibang temptasyon upang maging talunan ng iyong buhay at hindi mo magawa ang mga dakilang bagay na hinanda ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Nakakabahala dahil talagang nakikita natin ang resulta ng sipag ni Taning noon at hanggang ngayon sa kasalukuyan. Pagkagumon sa alak, droga at pornography, premarital sex at extramarital affair ay normal na lang sa panahon ngayon. Pagpapahalaga sa sports kaysa sumamba, pagpapahalaga sa trabaho kaysa sa pamilya, pagpapahalaga sa pera kaysa hanapin ng Diyos, pagpapaniwala sa sarili na walang Diyos upang mamanhid at maipagpatuloy ang kasalanan at marami pang iba. Kaibigan, ang temptation ni Satan, ang impluensya sa atin ng mundo, at ang pagiging likas nating makasalanan ang magtutulong-tulong upang sirain tayo at ang ating pamilya. So anong pwede nating gawin? Kailangan nating ipaglaban ang ating pamilya. Imagine mo na namimili ka sa isang mall, tapos may isang lalaki na humablot sa iyong baby. Anong gagawin mo? Ngingiti ka lang ba at pababayaan? Ay, ang bilis mo naman! Nakakatawa! Bye-bye! No! Hahabulin mo umagaw sa iyong anak. Ibubuhis mo ang iyong buhay at paglalaban mo ito ng patayan. Ganon din naman ang ating pamilya na ngayon pa lang ay inaagaw na sa atin ng kalaban. Kaibigan, huwag ka pumayag na masira ka at iyong pamilya. Pero paano natin ito gagawin? Kailangan natin magplano at mag-set ng goal na maka-Diyos para sa ating pamilya. Kung paano ginagawa mo ng plano ang iyong trabaho, pag-aaral at negosyo para hindi ka mabigo, ay ganun mo din dapat gagawan ng plano at goal ang pagtatagumpay ng iyong pamilya. Ang ating pamilya ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang tuparin ang kanyang layunin at upang pagdating ng araw ng pagsusulit ay masabi natin sa kanya, Lord, ito na po ang aking asawa. Lumago po siya sa kanyang pagkakilala sa iyo at naglilingkod. Lord, ang aking mga anak, eto na sila oh. Kilalang kilala ka na nila at naging alagad mo din sila at naglilingkod sa iyo. Lord, salamat dahil habang kinokopya kita, ay kinokopya din naman ako ng aking pamilya. Alam mo, sasabihin sa iyo ng Diyos kung naging mabuting tagapamahala ka niya ng iyong pamilya. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaibigan, ang konteksto ng chapter na ito ay patungkol sa isang Panginoon na ipinamahala ang kanyang ari-arian dahil siya ay aalis. Alam na mga alipin na sa pagbabalik ng Panginoon ay pagsusulit nila ang mga pinamahala sa kanila. Kaya kailangan nilang palaguin ang mga pinagkatiwala na ito sa kanila. Doon sa mga taong naging tapat sa mga pinagkatiwala sa kanila, ang ibig sabihin, ginawa nila yung lahat upang palaguin ito. Yung binigyan ng 5 ay napalago hanggang 10. Yung binigyan ng 2 ay napalago hanggang 4. Grabe ang sipag nila. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila, mabuti at tapat na alipin. Kaya't ngayon, sila ay pagkakatiwalaan pa ng mas marami. At di lang yon, sobrang galak din ng Panginoon na inaanyayahan pa sila sa kanyang presensya upang mag-celebrate. Kaya lang, ito yung nakakalungkot na nangyari doon sa alipin na hindi naging tapat.
Pakinggan natin na sinabi ng Diyos sa kanya. Tatapwat, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Grabe, no? Hindi naman pumatay at nagnakaw ang aliping na ito. Pero ang tawag ng Panginoon sa kanya ay masama at tamad. Hindi siya ng rape o ng scam ng pera sa mga tao. Pero ang tawag sa kanya ay masama at tamad. Bakit? Dahil alam niyang inaasahan ng kanyang Panginoon ng bunga, pakinabang o tubo mula sa pinamahala sa kanya ay hindi niya ito pinansin at walang ginawa. Ganon din naman ng Diyos sa atin. Nang balang araw ay pagsusulit natin ang lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. Pagharap mo sa Panginoon ay hindi niya itatanong sa iyo kung ilang verse ang na-memorize mo. Hindi niya itatanong kung perfect attendance ka ba sa church. Hindi niya itatanong kung nag-acceptance prayer ka ba. Maganda gawin ang mga ito, pero ang mahalagang itatanong niya sa iyo na dapat nagawa mo ng tama sa lupa ay, anak, anong ginawa mo sa buhay mo na ipinamahala ko sa iyo? Ginamit mo ba ito para sa aking kaharian? Naging patotoo ka ba sa akin? By the way, nabibless ako sa mga nagpapatotoo sa ating messages dahil napaparangalan niyo ang Diyos. Isa pang itatanong ng Diyos sa iyo balang araw ay, ano ang ginawa mo sa time na binigay ko sa iyo? Nag-google ka ba ng panahon para lumago ang relasyon mo sa akin? Nag-google ka ba ng panahon para gumawa ng alagad? Nag-google ka ba ng panahon para mag-disciple mo ang iyong pamilya? Saan mo ginamit ang talent na pinagkatiwala ko sa iyo? Nagpapasalamat din nga pala ako sa linggo-linggo na kumakanta sa ating praise and worship dahil naging tapat kayo at ginamit nyo ang inyong talent na pinamahala sa inyo ng Diyos. Tapos, isa pang itatanong sa inyo ng Diyos balang araw ay, anong ginawa mo sa iyong trabaho? Anak, may mga nakakilala ba sa akin dahil naging kasama kanila sa trabaho? Anak, anong ginawa mo sa negosyo na binigay ko sa iyo? Nakakilala ba ang mga empleyado mo sa akin? Saan mo ginamit ang pera mo? Nagamit ba sa kaharian ko ang iyong pera? Kaibigan, ilan lang ito sa ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya kailangan natin maging masipag sa pagpapagamit sa Diyos na kung anong merong ipinagkatiwala sa atin. Bakit? Dahil hahanapin niya sa atin ang bunga at pakinabang ng mga pinamahala niya. Tuloy natin yung pagbasa. Nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking pati ng pakinabang. Kaibigan, inaasahan ng Diyos ang bunga at pakinabang sa lahat ng pinagkatiwala niya sa atin. At kasama na rito ang ating pamilya. Sikapin mong makilala ng iyong asawa, anak at magulang ang Panginoong Hesus upang balang araw ay sila naman ang magpasa ng kaligtasan sa kanilang pamilya o ibang tao. Tandaan mo ng isang taong pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus at hindi kumilos ay tinawag na tamad at masama. At hindi lang yon, sa verse 30 ay sinabihan pa siyang walang kabuluhan at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Ang walang kabuluhan sa Griego ay akreos, na ang literal na kahulugan ay useless, walang kwenta, walang silbi. Ito ay picture ng isang taong walang direksyon, walang purpose, walang goal, wala man lang maiambag sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, huwag mo sayangin ang buhay mo. Gamitin mo ito para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Kaibigan, kung ingat na ingat ka sa buhay mo, ayaw mo mabawasan ng oras, talento at pera mo, ay mas lalo ka mawawalan. At kung sino naman ang magbibigay nito sa Diyos, ay ang magkakaroon ng totoong makabuluhan na buhay. Kaibigan, magsimula ka ngayon sa iyong pamilya. Ipaglaban mo sila na hindi maaagaw ng sanlibutan. Ang dahilan kaya pinag-uusapan natin ang family goals ay upang ang buhay ng ating pamilya ay magbigay ng karangalan sa Diyos. Tapusin mo ang video na ito upang malaman mo kung paano gagawa ng goals at ano-ano ang ilang practical examples na pwedeng goals mo para sa iyong pamilya. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Welcome po sa ating channel na may bagong upload every Monday 9 a.m. At from Tuesday to Sunday, meron tayong short video clips na hango sa message ng Monday para lang ma-remind tayo the whole week kung anong i-apply natin sa buong linggo. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat nga pala sa 32 na bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng Bible study group, ay message nyo lang kami.
type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Huwag ka mag-alala dahil meron tayong training. Ang requirement lang namin ay dapat kasali ka sa ating online discipleship group upang mag-guide ka namin and at the same time, maging accountable tayo sa bawat isa. At kung gusto nyo naman ng full experience ng pananambahan, may praise and worship at live prayer na kung saan ay magkakaroon kayo ng one-on-one chat sa ating mga host, ay umaten kayo pag Sunday sa ating online worship service. Gusto namin kayong ipanalangin upang maranasan nyo ang himala at kapangyarihan ng ating Diyos. Pangatlo, meron din tayong paglilinaw portion na kung saan ay sinasagot ang mga tanong na pinadala nyo sa amin sa Facebook at YouTube. Huwag kayong mag-alala sa time dahil marami tayong service schedule mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ng gabi. O ano pa inaantay mo? Type mo ang worship sa comment section upang mapadalan ka namin ng link at instruction. Saka pala, kung gusto mong parangalan ng Diyos sa buhay mo, ay inahanihan ka namin sumulat ng iyong patotoo na isasama namin sa ating mensahe. Oo, tama ka. Papanood ito ng libu-libong tao na magpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Type mo sa comment section ng patotoo at bibigyan namin kayo ng guide kung paano nyo isusulat ang inyong testimony. Last week ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng paggawa ng goals. I-flash ko lang sa screen upang ma-review natin. Pero I suggest na panoorin mo muna ang part 1 ng mensahe natin sa family goals kung hindi mo pa ito napanood last week. Mahalagang mag-set ng goal dahil number 1, life planning, set the course of your life. Ito ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Hindi ka parang dahon na nililipad-lipad ng hangin kung saan-saan. Kung hindi ka gagawa ng sariling goal, ay ang sanlibutan ang magdi-dictate ng goal para sa iyo. Mapahama ka kung ang direksyon ng buhay mo ay nakasalalay sa influence ng mundo. Number 2, goal setting is faith-based. Dahil sa wala naman tayong magagawa nang hiwalay sa Diyos, ang paggawa ng goals na nakaasa sa kanyang tulong ay isang pananampalataya. Ang paggawa mo ng goal na base sa pananampalataya ang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Number 3, goals focus your energy. Hindi masasayang ang time, talent, at energy mo kung may focus ka. Maiintindihan mo na hindi ka gagawa ng isang bagay na wala namang kinalaman sa iyong goals. Tapos pinag-usapan din natin last week kung ano-ano ba ang goals na gusto ng Diyos para sa isang pamilya. Number 1, God's goal for your family is to bring Him glory. Ang pamilya mo ay nilikha ng Diyos para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya ang dapat nating itanong sa sarili ay, nagbibigay ba ang buhay namin ng karangalan sa Diyos? Number 2, God's goal for your family is to display His character. Kung nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, ay binigyan Kanya ng banal na espiritu na tutulong sa pagbabago ng iyong character. Ang pamilya mo ay training ground ng Diyos para baguhin ang iyong ugali. At number 3, God's goal for your family is to advance the gospel. Inaasahan ng Diyos na ang iyong pamilya ay magamit niya para sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya dapat itanong mo sa sarili, kung ikaw ba at ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay nagiging instrumento ba ng Diyos upang lumaganap ang kanyang kaharian? So ngayon nalaman na natin kung ano ang goal ng Diyos sa ating pamilya, ay alamin naman natin kung paano natin ito matutupad. Number 1, reflect. Magnilay-nilay ka bago mo simulan ang goal setting. Halimbawa, bago ka magsimula ng paggawa ng goals mo ng 2022, ay pagnilay-nilay mo muna ang 2021. Pag-usapan nyo magpamilya ang challenges na kinaharap, mga mistakes, mga blessings, mga victories at milestones. Tingnan mo ang mga lowlights na nagturo sa'yo na mahalagang bagay sa buhay. Tapos, i-celebrate nyo naman ang mga highlights kahit ng paglagong nangyari physically, mentally, at spiritually. Now, ito ang danger, kaya dapat mag-ingat. Baka magkaroon ng misunderstanding sa family habang ginagawa nyo ito. Baka magsisihan kayo. Madali nating makita kasi ang negative dahil ito ang natural sa atin. Pero ito yung maganda. Pagkakataon natin ito para pailawin ang ating sarili sa paraan ng ating pagsasalita, pagpapakumbaba, at kahandaang mag-improve sa mga nakalipas na maling desisyon. Halimbawa, pag ang iyong asawa ay nagkamali sa paghawak ng pera, na-scam siya dahil nag-invest sa maling paraan, ay huwag mo sabihin, yan, wala ka kasing alam. Next time, mag-aral ka. Yan ang goal mo, ha? No, wag ganun. Tingnan mo ang mga mistakes natin as opportunity na maging mas marunong sa susunod. At tingnan mo ang mga pagkakamali ng iba as opportunity na maipakita mo ang pagmamahal, pagpapatawad, at pasensya mo sa kanila. Pangalawa, ay sasanayin natin ang ating mata at isip na makita ang mga positive sa mga challenges at failures. Halimbawa sa amin ay pag tinignan namin ang 2021, ay meron kaming business na hindi nag-prosper.
Pero sa halip na tingnan namin siya ng negative, ay tinitingnan namin ito as stepping stone para mas gumaling sa susunod na investment. Tinitingnan namin ito sa opportunity din na mag-explore ng ibang opportunity o maging sensitive sa ibang direction ng Diyos para sa amin. Halimbawa, baka hindi niya kami gustong mag-Google ng panahon sa isa pang negosyo. O hindi, pagtuunan muna namin ng panahon ng aming mga anak. Ang pag-reflect sa nangyari sa nakalipas ay isang magandang simula sa paggawa ng bagong goal. Ito din ay isang simula para magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa bawat miyembro ng pamilya upang lumakas at lumago na magkakasama. May nagsabi, "You cannot change the past, but you can learn from it." Minsan, sa buhay mas maganda na maranasan mo na lang kaysa ipaliwanag sa iyo. May isang tao na bulag mula pagkasilang, nag-offer sa kanya yung isang mama. Tanong sa kanya, "Pare, gusto mo ba ng isang basong gatas?" Sabi ng bulag, "Di ko alam yan eh. Describe mo nga sa akin kung ano ang gatas." "Okay, ang gatas ay kulay puti na likido." "Ano naman ang ibig sabihin ng puti?" "Ah, okay, ang kulay puti ay gaya ng isang puting pato." "Wow, ano naman ang pato?" "Ang pato ay isang ibon na nakaliko ang leeg." "Ganun ba? Ano naman ang ibig sabihin ng nakaliko?" "Ah, okay, sige. Ililiko ko ang aking braso. Tapos hawakan mo at malalaman mo ang ibig sabihin ng liko." So itong mama ay ipinahawak nga ang kanyang braso. Maya-maya sabi ng bulag, "Ayos! Ngayon alam ko na kung anong ibig sabihin ng gatas." Grabe no? Ano ang point? Minsan kailangan mo lang i-experience ang isang bagay dahil mahirap ito matutunan sa paliwanag. Kailangan mo lang inumin ng gatas at hindi na kailangan ipaliwanag. Minsan ang Diyos pinaparana sa atin ang mga consequences ng ating maling desisyon. Kasi kahit na pinaliwanag na niya sa kanyang salita ang kanyang kalooban, ay hindi pa rin natin maintindihan. Kaya tuloy hindi natin siya sinusunod. O kaya, naiintindihan natin pero talagang ayaw lang natin sumunod. Kaibigan, kailangan niyong mag-reflect dahil ang pinakadakilang lesson ng buhay ay may kita mo sa nakaraan. At ito ang magbibigay sa'yo ng wisdom upang mas lalo pang gumaling sa hinaharap. Pag-isipan mo ang mga goals mo last year. Alin sa kanila ang natupad mo? Alin sa kanila ang napasobra ka ng estimate? Saan ka nagkamali? Kapag tinatanong mo ito ay makakapag-formulate ka ng mas magandang plano sa hinaharap. Anong area ng buhay mo sa nakalipas na taon ang nagkulang ng direksyon? Sa marriage, parenting, career, health, ministry at iba pa. Pag nilay-nilayan mo ito at isama sa pag-set ng goal. Number 2, paano mo gagawin na tutuparin ang iyong goals, dream and cast vision? Mangarap ka at magkaroon ng pangitain sa hinaharap kung anong gusto mong makita sa iyong pamilya balang araw. Anong picture ng pamilya mo ang nakikita mo matapos ang taong ito? Kapag malinaw ang vision na ito sa iyo, ay makakagawa ka ng maliliit na goal at kailangang hakbang para dito. Kaya nga, bago ka tumalon sa paggawa ng goals, ay tanong mo din sa sarili kung anong gusto mong maging. Sa paanong paraan ko ba gusto na makilala ang aking pamilya? Kung nais ng Diyos na magbigay kami ng karangalan sa Kanya, anong katotohanan na gusto kong makita sa aking pamilya? Kung nais ng Diyos na maging kabahagi kami ng pagpapalaganap ng Kanyang kaharian, paano naman kami magiging pagpapala sa iba ngayong taon na ito? Halimbawa, kung ang vision mo ay makita mo ang iyong mga anak na nagbabahagi ng mabuting balita sa iba at naglilingkod sa Diyos, ay kailangan mong gumawa ng goals na aabutin mo. Una, dapat ang goal ay sila mismo ay may lumalagong relasyon sa Diyos. Kasi ang paglilingkod sa Diyos ay bunga ng malapit ang relasyon sa Kanya. Kung hindi lumalago ang pagmamahal mo sa Diyos, ay mahirapan ka sumunod sa panawagan niya sa iyo. Sa kabaliktaran naman, ay kapag mahal ng iyong mga anak ang Diyos, ay magbubunga ito ng paglilingkod at pagnanasa magbahagi din ng kaligtasan sa iba. So para mas maging intimate ang iyong mga anak sa Diyos, ay ang isang goal ay magkaroon ang bawat miyembro ng pamilya ng araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Marahil iniisip mo, sige, isama namin ang daily quiet time sa aming goals. Praise God, tama ito. Pero ang tanong ay paano mo malalaman kung nagiging close ba sila sa Diyos? Kapag gumagawa ka kasi ng goals, ay kailangan mo itong masukat. Kung nangyayari ba at nagkakaroon ng progression? Kami ang ginawa namin sa aming goal na sabay-sabay kaming lumago sa aming relasyon sa Diyos ay gumawa kami ng aming family group chat. Dito namin sinishare ang aming quiet time. Dito namin nakikita ang progression ng bawat isa. Of course, hindi ito 100% na magsasabi sa kanilang kalagayan sa Diyos. Pero dito kami nagkakaroon ng idea kung lumalago ba ang bawat isa sa aming pagkaunawa sa Diyos. Dito namin nakikita kung anong struggle ng aming mga anak at kung anong application na sinasabi sa amin ng Diyos. Isa rin paraan kasi ito para mapag-usapan namin ang aming quiet time bilang aming devotion bago kami manalangin sa gabi. May mga panahon na
Tinatanong ako ng aking mga anak kung anong ibig sabihin ng binasa nila. Ito yung nagbibigay sa akin ng opportunity upang maipaliwanag ko sa kanila ang tinuturo ng Diyos sa amin. Sinasamantala din namin na sa aming prayer time ay masanay ang bawat isa na mag-lead ng devotion upang masanay sila sa paggawa ng alagad balang araw. Ibigan, maaaring masyado itong marami para sa iyo, pero ang goal ay hindi ma-perfect lahat ito araw-araw. O hindi, sa kahit anong goal ay maging consistent tayo na gawin ito at magpaalalahanan. Kung nadapa ka ngayong araw ay tayo agad dahil may bukas pa at tuloy lang ang lakad papunta sa iyong goal. Number 3, paano mo gagawin at tutuparin ang iyong goals? Stay focused. Manatiling nakafocus sa iyong goal. Pag-isipan natin mabuti kung paano ba natin mapapangunahan ng epektibo ang ating pamilya sa paraan na mai-inspire ang bawat isa na magtulungan lumago ang relasyon sa Diyos. At hindi lang yon, magpalakasan na paunla rin ang skills, talent, at spiritual gift ng bawat isa. Yung saan ako na 11 years old, ang goal niya ay matuto sa desktop video editing. Kasi magaling siya mag-edit mula sa mobile phone, pero gusto niyang matuto sa computer. Yung isang anak ko na 12 years old na magaling mag-drawing, sabi niya, gusto niyang mag-design ng artwork sa isang online fulfillment store this year para magkaroon siya ng income. Narealize ko, para ma-inspire sila at ma-influence mo sa mabuti, ay kailangan mo maging totoo at mabuting modelo. Kailangan nila makita sa iyo yung sipag sa pagtatrabaho. At hindi lang yon, kailangan mo ding maipakita ang pagmamahal mo sa kanila para sila maniwala sa'yo. Kahit may katotohanan na sinasabi mo, ay magre-rebelde lang sila kung hindi mo mapapakita ang pagmamahal mo sa kanila. Kapag ang nakikita nila sa'yo ay puro bulyaw at sermon, pero hindi na nakikita na nagbibigay ka ng panahon para sa kanila, ay hindi na natatanggapin ang mga bagay na gusto mo ituro sa kanila. Sabi ng iba, ang pinakamasakit sa isang tatay, hindi magkaroon ng anak na lalaki. Pero alam mo ba na mas masakit sa anak ang hindi magkaroon ng tatay? Maaring nakikita nga niya ang kanyang tatay, pero kung wala naman itong time sa kanya, ay napakasakit nito para sa kanya. Kaibigan, love is time. Kapag binigyan mo sila ng time, ay makikita mo na mas madali sa kanila ang sumunod sa tinuturo mo dahil na-appreciate nila ang pinapakita mong pagmamahal. Si Charles Francis Adams, na anak ni President John Quincy Adams. Napo naman ni President John Adams ay may isang diary. Isang araw nilagay niya doon sa kanyang diary, "Nangisda kami ng aking anak, isang araw ang nasayang." Grabe no, sayang daw ang fishing day nila ng kanyang anak. Yung anak naman niya, si Brooke Adams, may diary din. At sa pares na araw ay sinulat niya, "Nangisda kami ng aking tatay at ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko." Alam niyo yung tatay na busy, akala niya walang kwenta ang araw na iyon at nagsayang lamang siya ng araw, pero para sa kanyang anak, ito ay isang investment at sobrang halaga. Kaibigan, kung ikaw ay magulang, simulan mong gawing goal ang mag-google na mas maraming time sa iyong anak. Isa pa, kung hindi din nila nakikita na marunong kang makinig sa kanila at tumanggap din ng kamalian, ay re-reject nila lahat ng sasabihin mo. Ang pakikinig mo ay ang magsasabi na sila ay importante sa iyo. Sabi ni Cynthia Borgelt, "The single most important thing is to take time to listen to your children as fellow human beings, not just as your charges or pet projects." Kaibigan, hindi ka lang makikinig kung hindi kailangan mo ding maipakita sa kanila ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga ginagawa mong pag-aalaga sa kanila. Yung pagpupuyat mo para turuan sila. Yung pag-iipon mo para mabigay ang pangangailangan ng bawat isa. Yung sinisigurado mo na pag-uwi mo mula sa trabaho ay sila naman ang inaasikaso mo at hindi trabaho ulit o ibang bagay kahit nasa bahay ka na. Makikita din nila ang pagmamahal mo sa kanila pag nakikita nila yung sakripisyo mo na magbago. Kasi imbes na ipambibili mo ng bisyo, ay iniipon mo na lang ang pera para may pangmatrikula sila at pambaon. Ma-appreciate din nila yung pagbibigay mo ng panahon sa inyong date night ng iyong asawa, linggo-linggo kahit busy ka. Kaibigan, maraming paraan para maipakita mo ang pagmamahal sa iyong pamilya. Ipakita mo din ang malasakit mo sa kanila sa pamamagitan ng mahinahon na pagsaway at pananalita. Ipakita mo sa kanila ang pagtsatsaga mo, naturuan sila ng responsibilidad ng buhay at iba pa. Ipapakita mo sa kanila na ang mga ginagawa mong ito ay tinuturing mong pinakamahalaga kaysa sa negosyo mo. May kilala akong nanay na give up ang kanyang career para maasikaso ang mga anak, para ma-homeschool sila at ma-disciple. Para sa kanya, ay mas mahalaga na makilala ng kanyang mga anak ang Panginoong Jesus kaysa sa kanyang career. Mas mahalaga ang mabantayan niya ang paglagong espiritual ng mga anak. Kaibigan, ang pagbibigay ng panahon, pagtuturo ng buhay, at mabuting balita sa iyong mga anak ay tuturing mong mas dakilang bagay
kaysa sa achievements mo sa trabaho at iba pa. Si Nehemiah ay pinipilit na gambalain at patigilin ng kanyang mga kalaban sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Pero alam niya ang kahalagahan ng kanyang ginagawa para sa Diyos. Kaya ito ang kanyang sagot sa mga gumagambala sa kanya. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila. Nangangsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na ano pat hindi ako makakababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa ko kayo? Kaibigan, kaya sobrang focus na matapos ni Nehemiah ang pader ng Jerusalem ay dahil tinuturing niya itong dakilang gawain. Kaibigan, kung iniisip mo na mababang gawain ang paggabay, magtataguyod sa iyong pamilya kaysa sa trabaho o negosyo, kawawa naman ako, wala akong career. O iniisip mo, mas mababang gawain kaysa ministry, ay hindi mo ito pag-aaksayan ng panahon. Pero tandaan mo na ang gusto ng Diyos ay ituring mo ang goal sa family mo bilang dakilang gawain. Ito ang iyong priority kaysa sa ibang bagay. Sa tuwing tatawagin ka ng social media o barkada, isasabihin mo na hindi ako pwedeng abalahin dahil tinuturuan ko ang aking anak. Bakit ko kailangan itigil ang dakilang gawain na ito? Tapos, mag-ingat ka din na gumawa ng masyadong maraming goals. Tapos, hindi mo naman ito magawa sa dami. Magsimula ka sa maliliit o baby steps at mag-focus dito at ibigay mo ang energy mo sa kanya. Mabuti ang gumawa ng goals pero pag masyadong marami, nakakapagod din. Sabi nga, never bite off more than you can chew. Baka sa halip na ma-achieve mo yung goal, ay ma-stress ka pa at lalong ma-frustrate na magre-resulta din para sumuko at hindi na ituloy ang goal. Magsimula ka sa basic at iwasan ng mga bagay na alam mong mahihirapan ka gawin. Eh Kuya Mike, sabi mo, paggawa ng goals ay faith-based. So dapat lakihan ko, damihan at maniwala na gagawin iyon ng Diyos. No, kaibigan, ang tawag dito sa extreme na ito ay presumption at hindi faith. Ina-assume mo na lahat na maisipan mong gawin ay papagtagumpayin ng Diyos. Meron akong video na ang title ay paano mo tutuparin ang vision ng Diyos sa buhay mo. Dito mo mas maiintindihan na kailangan mo i-align ang plano, naisin, goal at vision sa salita ng Diyos upang hindi ka magkamali, mag-assume at ma-discourage balang araw. Kasi sayang naman, kung napagod ka sa kakagawa ng isang bagay na hindi naman niya kalooban para sa'yo, hinihikaya kitang panoorin ito para mas maintindihan mo ng buo ang patungkol sa vision. Sa ngayon ay dapat mo malaman na binigyan ka ng talino, talento at passion ng Diyos para gamitin mo din sa pagbalangkas ng iyong goals. At tandaan mo na ang Diyos pa din ang may control at ang masusunod. Misang kasi sa sobrang focus natin sa goal ay nakakalimutan nating tanungin ng Diyos. Ang goal ko ay makapagpatayo ng 5 bahay sa 5 taon at makaipon ng 50 million. Kaibigan, minsan sa sobrang pagmamadali mo, hindi mo namamalayan na nag-i-impose ka na sa Diyos na gawin ang naisip mo. Kaibigan, para maiwasan mo ito, ay sa halip na itanong mo sa sarili na ano ba ang gusto ko mangyari ngayong taon na ito, ay mas maganda kung papalitan mo ang tanong mo na, Lord, anong gusto mong ma-accomplish ko this year? O kaya tanong mo, Lord, anong dakilang bagay ang gusto mo matupad sa pamamagitan ko? Lord, anong gagawin mo sa pamamagitan ko? Lord, anong gagawin nating dalawa na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo? Kapag tinatanong mo ito sa Diyos, ay maa-align ka sa gusto niya sa buhay mo at hindi sa pansariling kagustuhan. Kaibigan, kung ikaw naman ang isang tao na sobrang nape-pressure pag nakakita ng maraming to-do list, ay piliin mo lang sa simula ang pinakamahalaga na pinapauna ng Diyos sa iyo at alalahanin na hindi mo kailangan ma-perfect ang lahat ng iyong nilista. Ang mahalaga sa Diyos ay ang nagiging progreso habang tumatagal. Isa pa, pag gumawa ka ng goal ay tuloy-tuloy mo lang ang iyong hakbang patungo sa pagtupad nito, kahit anong balakid. May tendency na madistract ka kasi ng mga problema o alalahanin, pero humingi ka ng tulong sa Diyos. Tandaan mo na kahit sa tingin mo ay madali lang ang iyong goal, ay kailangan mo pa din ang tulong ng Diyos. Ibabahagi ko sa inyo ang testimony ng isa nating kapatid na nagkaroon ng bagong direksyon sa buhay dahil nakilala niya ang Panginoong Yesus. Taong 2004, dito nagsimula ang aking paglalakbay sa mga pagkakasala. Ako ay namuhay sa makamundong pamumuhay, sexual immorality, kahalayan, malaswang mga gawa. At ito ay nagtagal ng maraming taon. Nagkaroon ako ng ka-live-in partner na naging ama ng 2 anak ko. Hindi kami nakasal dahil siya'y kasal sa unang asawa. Ngunit ito'y naging pabor sa akin dahil hindi ako naniniwala sa kasal. At ang sabi ko, bakit pa magpapakasal kung maghihiwalay din naman?
At after 5 years, nagkahiwalay nga kami. And after that, I got addicted to pornography. And I joined to a few online dating apps. Nagbulid sa akin ng mas marami pang pagkakasala. Nasabi ko rin sa sarili, life begin at 40. I mean by that is to be more active about immoral activities. Bagaman sa online ko nakita ang fiancé ko ngayon, ngunit hindi pa rin ako lubos na naging tapat sa kanya. Until one day, I got miscarriage and after 3 weeks, nagkasakit ako. My tummy was always felt bloated at yung acid umaakyat sa dibdib ko. Napakiramdam ko para akong aatakihin sa puso. Laging sobrang masakit ang buong katawan ko, especially sa lower back. Hindi ako makatayo o makapaglakad ng maayos dahil my legs was shaking at kulang sa puwersa. Hindi ko alam kung paano magamot dahil wala naman nakikitang findings sa mga laboratory. It was so hard na depressed ako. Lagi akong natatakot at hindi makatulog dahil akala ko mamamatay na ako. Isang araw, ko'y nakaupo, nakikinig ng sermon sa TV at narinig ko ang sinabi ng pastor tungkol sa pangangalo niya na ito ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Bigla akong napahagulhol sa iyak at nabuksan ang aking puso at isipan. God convicted me. Pinarealize niya sa akin ang mga kasalanan ginawa ko. Pinagsisihan ko ang lahat ng mga kasalanan nagawa ko at humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. At tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula noon, unti-unti nang binabago ni Lord ang pagkatao ko. Lagi na ako nagbabasa ng Biblia, umaga at gabi. Mayroon na rin akong palagiang pakikipag-usap sa Panginoon. Natutunan ko na ang magpigil sa sarili, maging mapagpasensya at lalong maging tapat din sa karelasyon ko ngayon. At natutunan ko rin ang mag-antay. Ang pananaw ko na life begin at 40 ay binago ni Lord into a godly woman. Dahil at the age of 39, unti-unti nang binago ni Lord ang puso ko. Isang patunay na ang Panginoon ang may control sa lahat ng bagay. Lagi kong ipinagdadasal na baguhin niya ang buong pagkatao ko ayon sa kalooban niya. Sa ngayon, ako ay member ng What GD Group. Nag-register din ako sa GLC dahil gusto kong lubusang makilala ang Panginoon at maglingkod sa kanya. Lagi din ako nakikinig sa mga vlog ni Kuya Mike at umaattend din ako ng online worship kada linggo. Pinaregister ko din ang mga anak ko sa D Group for Kids dahil gusto ko sa murang edad nila ay makilala nila ang Panginoon upang hindi sila mailigaw ng kaaway sa mundong ito. Gabi-gabi, pinapabasa ko din sila ng Biblia bago matulog. Sa ngayon, inaantay ko din ang fiancé ko na makabalik sa bansa upang makasal kami, Lord willing. Dahil na-realize ko kung sa pagpapamilya, ang kasal ay importante. At gusto ko rin mabuong muli ang pamilya ko at sama-sama kami na maglilingkod sa Panginoon at makapag-umpisa din ng ministry na matagal na naming plano sa tulong ng Panginoon. Gusto ko rin makapagpabautismo pati mga anak ko. Bagaman sa ngayon, limitado pa rin ang pagkilos ko dahil hindi pa 100% na nanunumbalik ang puwersa at lakas ng lower back at legs ko. Patuloy pa rin ako nagpapa-chiropractor once a month. But I am full of hope that in God's perfect timing, everything will be fine. Patuloy lang na magtiwala sa Panginoon at mag-antay. Ang mataas na papuri, parangal at pasasalamat ay tanging sa Panginoon lamang. Salamat sa buhay mo, Brenda. Na-bless ako sa bagong direksyon ng buhay mo. Nakita ko na sobrang focus ka ngayon sa iyong paglago dahil sumama ka sa isang discipleship group at ngayon nga ay nag-aaral pa ng GLC. Nakaka-amaze dito ay ang plano mo para sa iyong pamilya na lumago at magamit ng Diyos.
Kaya tama lang ang goals mo na magpakasal kayo ng iyong live-in partner at isali ang iyong mga anak sa grupo ng mga mananampalataya. Grabe, nakaka-bless ang buhay mo, Sister Brenda. By the way, ang kanyang D-group leader nga pala ay si Tita Deli Galigane. Kaibigan, ito ang kahalagahan ng discipleship. Kaya kung hindi ka pa member ng isang group, ay mag-type ka ng join sa comment section. Kaibigan, gusto bang maranasan ang Diyos at mabago ang iyong buhay? Magsimula ka gumawa ng personal at family goals mo at buong lakas at puso mo itong tuparin. Number 4, paano mo gagawin at tutuparin ang iyong goals? Set your goals. Matapos mong ma-identify kung anong vision mo at anong mas importante sa mga listahan mo, ay magsimula ka namang gumawa ng goals para sa iyo at sa iyong pamilya. Pag-usapan niyo ang inyong pamilya ang iba't ibang practical goals gaya ng pagluto araw-araw ng gulay, pagkakaroon ng family night out pag Sabado, o pag-ipon para sa isang bakasyon at magtabi ng 1,000 per week, o kaya ay maging consistent sa pagbabasa ng Bible bago magtrabaho o pumasok sa eskwelahan. Tapos, pwede mo ding ibahagi ang iyong personal goal gaya ng pag-exercise araw-araw o kaya matutong tumugtog ng piano at iba pa sa lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Depende ito sa passion o gusto mong gawin. Kapag binabahagi mo kasi sa kanila ito, ay katulong mo sila sa pagpapaalala sa iyo at pananalangin para matupad mo ang mga ito. Ang ganitong paraan ay opportunity din para ma-encourage ang bawat isa sa kanilang goals at patuloy na i-challenge ang sarili sa kanilang mga skill at talent na gamitin at palaguin. Kaya lang, paano kung nabigo ka gawin ang isang goal? Kaibigan, kung nabigo ka namang gawin ang isang goal, eh huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mo kamuhian na sarili kung hindi matuto ka sa kabiguan na ito at mas maging marunong pa sa paggawa ng susunod mong goal. Bumangon ka ulit at magtuloy. Tandaan mo na hindi ka pa failure hanggang hindi ka pa sumusuko. And lastly, paano gagawin na tutuparin ang goals mo? Ay write them down and review them often. Isulat mo ito at balikan kasama ng iyong pamilya. Alam mo kung kasama natin ang buong pamilya sa pagpupuri sa mga na-accomplish ng bawat isa, ay nagre-resulta ito ng lalo pang pagnanasa na ma-accomplish ang goals mo. Kaibigan, sa ating pag-encourage sa bawat isa, ay gayahin natin ng ginawa ni Apostol Pablo kay Timothy na kanyang dinidisciple. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ng iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Kaibigan, ang ganitong pagpapaalala ang kailangan nating gawin sa bawat miyembro ng ating pamilya. Appreciate natin ang bawat accomplishment at paalalahanan ang mga hindi nagagawa. Nung isang araw ay pinuri ko ang isang anak ko na 11 years old dahil ang goal niya ay to strengthen his relationship with God and his family. At dahil sa minsan ay nakakalimutan niya ang mag-spend time kay Lord, ay pinasok na niya ang kanyang Bible sa loob ng kwarto na makikita niya kapag nagising siya. Ito ang magsisilbing trigger na pag nakita niya ito, ay ito ang kanyang uunahin bago kumain at mag-aral. Narealize ko, kailangan natin ng visual reminder as trigger na magpapaalala sa atin ng ating goals. Kaya kailangan natin itong isulat at ilagay sa lugar na nakikita natin palagi. Sabi sa Habakuk 2:2, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipapahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Kaibigan, isulat nyo ang goals na binigay sa inyo ng Diyos upang mabatid ng bawat miyembro ng pamilya. Tingnan nyo ito palagi at suriin ang progreso ng bawat isa. Magsaya at ipagpasalamat sa Diyos ang bawat natutupan na goal. At doon naman sa mga hindi nagagawa na goal, ay kailangan nyo naman gumawa ng adjustment. Halimbawa, kung nahihirapan ako matupad ang aming family prayer at devotion namin ng 9 p.m, ay kailangan ko gumawa ng adjustment. Halimbawa, dapat mas agahan ko tapusin ang aking trabaho. Kung meron naman akong D group ng araw na iyon, ay kailangan naman namin magsimula na mas maaga para bago mag 9 p.m. ay tapos na kami. Mag-a-adjust din ako ng tulog at gising para hindi ako nagtatrabaho hanggang gabi. Kaibigan, anong pwede mong gawan ng sistema, plano at pag-iingat na makatutulong sa iyo para maabot ang inyong family goal? Simulan mong seryosohin ito at pahalagaan na magawa ngayong taon na ito. Narealize ko na nakasalalay sa sistema na ginawa ang tagumpay at accomplishment natin. Sabi ni James Clear, you fall to the level of your systems.
Kaibigan, gawan nyo na sistema ang inyong pamilya patungo sa paglago. Turuan mong iyong mga anak ng taon-taon ay gumawa ng isang habit na maganda na ipapalit sa hindi magandang habit. Simulan mo sa iyong sarili ang pagbabago at ito ang pinakamahalagang regalo mo sa kanila sa bawat taon. Ang pagbabago mo ay mas mahalaga kaysa sa material na regalo mo sa kanila. Halimbawa, kung ang habit mo ay magsalita ng bad words o green jokes o kaya ay palagi ka nalang nakasigaw, ay palitan mo ito ng mas magandang habit ngayong taon. Kung ang habit mo ay maglaro ng video games araw-araw, ay palitan mo ito ng bagay na mas makakapagpatibay sa pamilya at magpapalago ng relasyon mo sa Diyos. So ang challenge ngayong taon na ito ay gumawa kayo ng inyong pamilya ng family goals at tuparin nyo ito sa tulong ng Diyos. Kaibigan, ikaw ang napili ng Diyos para simulan mo ito para sa iyong pamilya. Huwag mo sabihin na dapat mauna mo na ang aking asawa. No, kung napapanood mo ito ngayon na ikaw ang kinakausap ng Diyos, huwag mo problemahin ang bagay na wala kang kontrol gaya ng pagbabago ng iyong asawa. Ang focus mo ay ang iyong sariling pagbabago dahil ito lang ang meron kang kontrol. Kaibigan, kung intentional kayo na gumawa ng family goals, ay dito nyo mas ma-appreciate at mas makikilala ng mas malalim ang bawat isa. Pagkakataon din ito sa pamilya na magkaroon ng pagkakaisa na magtulungan, magpalakasan, at mapatunayan na ang buhay ay mas mainam na kasama at katuwang ang bawat miyembro ng pamilya. Ngayon naman, ay para magkaroon ka ng idea, ay naglagay ako ng ilang halimbawa ng personal, spiritual at family goals na pwede mo gawin. Number 1, basahin mo ang buong Biblia. Mag-google ka ng ilang minuto sa bawat araw upang magbasa ng Bible. Kung masyadong mahirap ito para sa iyo, ay pwedeng ang goal mo ay ang Old Testament lang muna ang tapusin mo this year or New Testament lang muna. O kung hindi talaga, ay kahit 2 minutes lang a day ang mahalaga, ay tuloy-tuloy at ginagawa mo ito sa paraang naiintindihan mo at hindi minamadali. Pangalawa, maging aktibo ka sa pagsamba sa Diyos. Ang pag-attend ay hindi sapat. Kailangan ng buong puso, lakas at kaluluwa sa iyong pagsamba sa Diyos. Naroon ka para intindihin at isabuhay ang lahat ng sasabihin ng Diyos sa iyo. Hindi ka naroon lang para masabi na present ka kung hindi inaalis mo ang lahat ng distraction at binibigay mo sa Diyos ang iyong buong sarili bilang handog. Seryosohin nyo ang pagbubulay-bulay sa mga tanong na nilalagay natin sa screen na dapat sagutin ng bawat miyembro ng pamilya. Pangatlo, gawin mong habit ang araw-araw na pananalangin. Bago ka pa gumawa ng kahit ano, ay gawin mong habit ang pakikipag-usap muna sa Diyos. Pangapat, gumawa ka ng isang journal. Gumawa ka ng notebook na pagsusulatan mo ng iyong araw-araw na pagbubulay at pakikipag-usap sa Diyos. Ako dati ay nakasulat ang aking journal sa notebook o papel. Kaya lang ngayon ay sa day 1 app ko na siya ginagawa. Dito ako nagsusulat ng aking quiet time sa umaga. Dito ko binabalikan ang mga instructions sa akin ng Diyos. Ibigan, gumawa ka ng sarili mong journal at dito mo ilagay din pati ang mga panalangin mo sa Diyos. Tuwing sinasagot ka niya, ay sulat mo ang date kung kailan ito sinagot ng Diyos. Ito ang pwede mong balikan sa tuwing nanghihina ka. Panglima, ay gawin mong habit ang pagpapatawad. Praktisin mo ang pagmamahal sa kaaway ngayong taon na ito. Pang-anim, magbigay ka sa Diyos. Maaari mong simulan na magbigay ng iyong tithe sa Diyos this year. Ito ay pagpapakita ng tiwala mo sa Kanya. Pakita mo din sa iyong anak ang pagiging generous sa mga taong dinadala ng Diyos sa inyo para tulungan. Kinuwento ni James Dobson kung paano nagkaroon ng impact sa kanya ang ugali ng kanyang tatay pagdating sa pera. Dahil ang tatay niya isang evangelist ay umaasa lamang ito sa mga nakokolekta na tithe and offering sa church. Minsan ay di pa sapat dahil malaki ang gasto sa transportasyon pagpunta niya sa iba't ibang lugar para magministeryo. Kapag nasa ibang lugar siya, ay natutulog siya sa bahay ng mga pastor at dito niya nakikita ang pangangailangan ng kanilang mga anak ng sapatos, libro, at gamot. Isang gabi, matapos ang gawain ay inabot sa kanya ang offering na nakolekta. Kumuha lamang siya ng saktong pamasahe tapos ibinigay na niya ito sa mga pastor para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya pagdating sa bahay ay narinig niya ang nanay na nagtatanong kung kumusta ang gawain at pagkatapos nito ay nagtatanong naman kung magkano ang natanggap niyang offering. Tapos doon ay kukwento ng tatay ang nangyari. Tapos sabi ng nanay, alam ko binigay mo sa kanila pero okay lang, naiintindihan ko ang pangangailangan nila. Alam mo, palaging ganoon ang usapan na naririnig ni James. Nakita niya na buo ang tiwala ng kanyang tatay sa Diyos, kaya't napaka-generous nito sa pagtulong. Isang araw ay nagpatong-patong na ang mga bayarin nila.
ang ginawa ng kanyang tatay ay tinawag silang lahat at nalangin, "Lord, alam niyo po na naging tapat kami sa resources na binibigay niyo sa amin. Naging handa po kami sa mga nangangailangan na pinapadala niyo sa amin. Ngayon naman, Lord, ay nangangailangan ng aming pamilya. Sabi mo, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Kaya ito, tinataas namin sa iyo ang walang laman naming sisidlan. Ikaw po ang magpuno nito." Ang lahat ng ito nung bata pa si James ay kanyang maingat na inoobserbahan sa kanyang tatay. At tinitingnan kung anong gagawin ng Diyos. Alam mo, kinuwento niya na biglang darating ang pera pagtapos ng ilang araw. Hindi sila pinayaman ng Diyos, pero hindi din sila pinagkulang sa kanilang pangangailangan. Palagi itong nasasaksihan ni James every time na nananalangin sila at sinasagot ng Diyos. Kaya nga, dito na lumago ang kanyang pananampalataya. Si James Dobson ay may isang ama na nagtitiwala sa Diyos at naging mabuting modelo sa kanyang anak. Kaya ang layo ng narating ni James bilang tagapaglingkod ng Panginoong Yesus. Now, para naman sa iyong pamilya, ay pwedeng ang family goal nyo ay kumain ng hapunan na sabay sa tuwing gabi. Ang pagkakaroon ng consistent na oras na magkakasama ay ang susi na matupad ng inyong vision na palaguin ng pagmamahalan sa pamilya. Parang ito para mag-connect sa bawat isa at pagkakataon din para isang tabi muna ang mga gadget. Pwede din magkaroon ng movie night na magkakasama o kaya maglaro ng board games o kaya maglakad sa park o magbike na magkakasama. Ang mahalaga ay magkaroon ng regular na activity na magkakasama. May nagsabi, "The best inheritance a parent can give to his children is a few minutes of his time each day." Pangalawa, magkaroon ng regular na family devotion. Kami, ginagawa namin ng devotion sa gabi bago kami manalangin. Ito ang time ng pagpapasalamat namin sa Diyos sa maghapon at makapagbahagi ng aming quiet time sa isa't isa. Kaibigan, ang makita mo ang mga anak mo na nananalangin at unting-unting lumalago at nakikilala ang Diyos ay ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Alam mo na balang araw ay hindi siya mapapariwara kahit wala ka na. Kaya nga kung ikaw ay magulang, ay ang iyong goal ay ipasa sa iyong mga anak ang iyong pananampalataya. Ipakita mo sa iyong buhay ang pagmamahal mo sa Diyos. Pangatlo, bigyan mo ng panahon ang date niyong mag-asawa. Kami ng aking asawa ay once a week na nagdi-date at ginagawa namin ito na kaming dalawa lang at hindi kasama ang aming mga anak. Ang bigyang panahon na palaguin ang relasyon ninyong mag-asawa ay importanteng-importante upang maging matagumpay ang buong pamilya. Hindi ito kailangan maging magastos. Ang mahalaga ay makapag-usap kayo ng mas malalim. Pang-apat, pwede kayong gumawa ng paglilingkod sa inyong komunidad. Ito ang kailangan namin gawing magpapamilya kasi ang aming mga anak ay kailangan namin silang maisama sa paglilingkod sa Diyos at pagtulong sa komunidad. Kadalasan kasi ay naiiwan lamang sila sa bahay at hindi namin naisasama. Kaya na-realize ko na hindi nila maikita ang realidad ng buhay kung hindi namin sila nakakasama. Napakarami nilang matututunan tungkol dito na magpapabago sa kanilang perspective sa buhay at sa Diyos. Kaibigan, marahil may pansariling plano ka sa buhay mo at hindi kasama ang Diyos dito. Kailangan mong isuko ang lahat ng plano mo at hayaan ng Diyos ang magplano para sa iyo. Ganito ang ginawa ni Apostol Pablo nung nakilala niya ang Panginoong Yesus. Sabi niya, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." Sabi ni Pablo, "Namatay na ako sa sarili ko. Hindi na ang plano at goals ko ang nasusunod kung hindi ang Panginoong Yesus na nabubuhay na sa akin. Ginawa ko ang pagsuko ko sa Kanya dahil sa laki ng pagmamahal niya sa akin para ibigay ang kanyang sarili at mamatay para sa kasalanan ko." Kaibigan, ang lahat ng kasalanan mo, past, present at future sins ay inako din ng Panginoong Yesus upang bayaran sa krus. Mahal na mahal ka niya at gusto kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan kung mananampalataya ka ngayon sa kanya. Gaya ng ginawa ni Pablo at ni Brenda na nagpatotoo kanina ay isuko mo din ang iyong buhay sa Panginoong Yesus. Ihayag mo ang iyong pananampalataya sa kanya ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya ngayon kahit nasan ka, "Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Inaamin ko na hindi ka kasama sa aking mga plano sa buhay. Narealize ko na sa iyo ko lang matatagpuan ang tamang direksyon sa buhay. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ngayon nga ay sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Natanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas.
Simula ngayon ay ang goal mo na ang masunod sa buhay ko at sa aking pamilya. Amen. Pasumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalatay pagtanggap mo sa Panginoong Yesus. Ay mag-iwan ka sa comment section na salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inanya kita masubscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nangihina, nakakamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang sa itang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon na salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusuport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner namin sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kung ikaw naman ay may katanungan na gusto mong sagutin namin, ay ilagay mo lang sa comment at sasagutin niya ni Pastor June Collis. Mag-subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel at antabayanan ang mga tanong na sinasagot niya linggo-linggo. Ang link ay makikita niyo sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko to sa inyo. Sabi ni Billy Graham, "Our days are numbered. One of the primary goals in our lives should be to prepare for our last day. The legacy we leave is not just in our possessions, but in the quality of our lives. What preparation should we be making now? The greatest waste in all of our earth, which cannot be recycled or reclaimed, is our waste of the time that God has given us each day." Kaibigan, huwag mong sayangin ang buhay mo at ang iyong pamilya. Magplano kayo at gumawa ng inyong personal at family goals. Sabi ni Benjamin Franklin, "If you fail to plan, you are planning to fail." Kaibigan, dalahin ko ang tagumpay niyong buong pamilya ngayong taon na ito na ang inyong pamilya ay magbigay ng karangalan sa Diyos. Magpakita ng karakter ng Panginoong Yesus at magamit ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. God bless!